Tumaraan kami sa lugar na ito upang makapunta sa bundok. Tahanan na rin ito ng mga katutubo na kahit paano ay may maayos silang daanan. Sa pagdaan namin dito sa araw-araw, ay napansin namin ang bahay na ito at ang dalagita na nakasilip sa kanyang bintana. Sa sumunod na araw, ay muli na naman namin siyang nakita. Habang bumubuhos ang ulan, na parabang mayroon siyang malalim na iniisip. Napag-alaman namin, niisip pala ng dalagita ang susunod na pasukan. Gagraduate na kasi siya ng elementarya. Subalit nangangamba siya na hindi na siya makapagtutuloy pa ng high school. Ito ay dahil napakalayo ng eskwelahan sa kanilang lugar at hindi kakayanin ng kanyang mga magulang na pag-aralin siya. Wala silang kakayanan na ipagpatuloy pa niya ang kanyang pag-aaral. Kaya ganoon na lamang ang kanyang kalungkutan. Maaari daw na magsasaka na lamang siya at baka makapag-asawa ng maaga. Gusto niyang maging guro palang araw upang maiaho ng kanyang mga magulang sa hirap. Pero bakit daw ang hirap-hirap abutin ng kanyang mga pangarap para sa isang katulad niya na katutubo? Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. So yun, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. At yun nga, may nakita ulit kaming bahay. Ito oh. Bahay na isang dalagita na pasilip-silip sa kanilang bahay. So ngayon po ay umuulan na. Halika na. Ayo. Hello. Pwede kami pumasok? Saka? Okay, saan ang daan? Doon? Okay. Ang bahay po nila mga kababayan, ang bintana nakaganito. Paano mo siya sinasarhan? Kani? Ah, matik na siya. Ay, mahirap. So parang ganon. Halika, umuulan. Pasok tayo. Sandali lang. Tatanggalin ko lang ang aking tsinelas. Patong ko dito. Ula. Hi. Hello. Hi. Pwede ako dito? Pwede, saka. Okay. Wow. Sa inyo ang balay? Okay. Okay, anong pangalan mo? Journalin. Journalin? Oo. Journalin. Lin ulit. Okay, pilihin mo edad? 15. 15? Oo. May asawa ka na? Wala pa. Yun, wala. Very good. Wala, tumutulong. Tumutulong talaga sa bahay nyo? Oo. Kasi umuulan itong mga kababayan. So, tumutulong. Paano pagtulog nyo pag natulog? Lipat lang? Oo, lipat lang. Okay, sige, tamang-tama. May trapal tayo, di ba? Uyo, bigyan kitang trapal mamaya. Kasi natulog eh. Anahaw oh. Anahaw yung bubong nila. Oh?
Okay, siya daw po ay 15 years old. Nag-aaral ka? Oo. Anong grado na? Grade 6. Grade? 6. 6? Yay, grade 6 na. Kahit siya ay 15 years old. Ang gandang bata. Okay, anong pangandoy ni mo pagdako? Simple lang. Ha? Simple lang. Simple lang? Wow, simple lang. Yung simple, ano yung simple mong pangarap? Gusto ko maganda yung buhay ko. Gusto mo maging maganda ang buhay? Oo. Okay. Sa paanong paraan? Siyempre, nag-aaral ka, di ba? Oo. Oh, mag-aaral ka lang uli, mabuti. Mm. Okay. Bakit gusto mong maging maganda yung buhay? Kasi gusto kong matulungan ang nanay kong mahirap. At ang galing niya pong mag-Tagalog. Gusto daw niyang tulungan ang nanay niya. Mahirap. Okay, kamusta ang buhay niya dito? Okay naman. Okay naman? Oo. Okay. Ganyan po sila. Kapag tinanong mo sila, okay naman. Pero kung titingnan niyo po ang kanilang pamumuhay, makikita mo naman sa tahanan nila kasi sila po ay katutubo. Ayan o. Ang kanilang mga sanina, nakasabit lamang. Walang lagayan ng damit. Wala kang lagayan ng damit? Wala. Pila imong sanina? Isa lang ka ba? Isang bag? Nasaan yung bag na yun? Yan, yan. Red. Ay, itong red? Oo. Oh. So, ang mga gamit po nila, like for example, ito. Inilalagay nila, ito may bag. Ayan. Silang lagayan ng damit sa kanilang tahanan. So, kung kukuha siya ng damit, kukunin niya lang dito. Ganon. Tapos, pag madumi na, ilalagay lang dyan ang nakasabit. Dahil wala nga po silang lagayan. Okay. Natutuwa ako kasi nag-aaral ka. Good job. Pagpatuloy mo yan. Ano yung ano, gusto mo pagkatapos mo ng grade 11 to 12 kurso? Gusto ko maging teacher. Yeah, teacher. So, common na yun sa kanila mga babayan. Gusto maging teacher. Anong trabaho ni tatay? Mag-uma lang. Mag-uma. Si nanay? Mag-uma rin. Mm. Okay. Ano yung kinakain mo dito? Kamote. Kamote. Araw-araw? Kamote? Mm. Ngayon may bigas kayo? Wala. Kumain ka na ba? Oo. Anong kinain? Kamote? Mm-hmm. Okay. So ito yung kusina nila. Ayan, eh. Ilan kayong magkakapatid? Anim. Anim? Mm-hmm. Okay. Sige. Ito, bigyan muna kita nito. Bigyan kita na. Wala kang banik dito? Ano kong banay? Ano hinihigaan nyo? Sako lang. Sako? Oo. At yan, bedsheet. Ito? Yan, oo. Oh. Okay, ito, bigyan kitang banig. Yan, may banig ka na, ha? Okay, tapos ito, konting bigas. Okay. Para maisasain ka mamaya. May payong dyan, yun mo na gamitin mo. May payong. Ayan, makamabasa ang sisipon. Okay. Para may isasain kayo ng bigas. Okay. Ilan kayong magkakapatid? Anim. Anim. Pang ilan ka? Pang ikalima. Ikalima. May asawa na yung iba? Yung dalawa. Dalawa? Oo. Okay. Galing niyang mag-Tagalog. Si Marbilin, yung nakilala natin sa Agusan, sa Kasapa. Ito naman, anong alay pangalan mo? Journaline. Journaline. So, magkakatunog. Ang pinagkaiba lang nila, si Marbilin hindi na nag-aaral. Ito naman nag-aaral. Kamusta ang mga gamit mo sa school? Okay naman. May mga notebook ka ba? Wala. Wala? So ano lang dala? Nasaan yung bag mo sa school? Yan. Ano yun? Ito yan, de? Kanang yan isa. Oh. Tingnan daw. Tingnan ko nga. Tingnan po natin kung ano naman. Dinuizip. Tingnan natin. Ang laman. Ito lang. Ah, okay. So, ganito lang. Grade 6 na daw po siya. So, wala akong ballpen. Wala kang ballpen? Oo. Bakit wala? Kinuha ng ate ko. Ha? Kinuha ng ate mo? So, isa lang ballpen mo? Oo. Oh my God. Okay. Wow, ang galing, oh. 5 over 5, 100.
Oh. Tingnan natin. Nakimaritis lang po ako. Oh. 3/5. At least nakapasa ng 3. Dalawa lang ang mali. Oh. 5/5. Oh, galing. Galing. Ang galing niya mag-aral. Nakimaritis ako sa gamit niya. Okay. Nag-aaral siya. Ito lang ang dala-dala niya. Pag naubos na, wala na. Wala na. Okay. Anong papel to? Ay, sabagay, tapos na yung ano, no, school na yun ngayon, no? Kailan bakasyon nyo? July? Okay. Tapos, grade 8 na siya. Grade 8? Grade 7. Ay, sorry, grade 7. So, dito ka lang din mag-aaral o mas malayo? Mas malayo. Asa dapat? Sa, ano, Kapatagan. Kapatagan? Asa yun? Dito? Doon. Ah, doon. Ah, yung pinuntahan natin. Oo, oo. Layo. Hmm. Paano pag doon ka na nag-aaral? Ewan ko. Hmm. Yun yung pangamba mo. Hmm. Kapag nag-aaral ka, hindi mo alam kung maitutuloy mo. Oo. Malayo eh. My God. Wala dito yung eskwelahan na malapit, no? Wala. Kasi yun, mga kababayan, sobrang layo na po noon. Napuntahan namin yun. Kung nakita nyo yung pinagawa natin ng bahay, yung mga taong hubad, sa una pa sa dulo. Kung saan kami namigay ng tigo 1,000 na pera noon, mas duol pa. Mas malayo pa, no? Yung may tindahan. Ang layo. So, may pangamba ka na baka hindi ka makapag-aral doon? Mm. Paano pag hindi ka napag-aral? Gusto ko sasabihin ko sa papa ko na pag gusto kong mag-aral, pero sabi ng papa ko, huwag kasi wala tayong pera. Kasi wala daw kayong pera? Oo. Ano yung pakiramdam sa'yo pag sinasabi ng tatay mo na huwag na mag-aral? Masakit. Masakit? Mm. Sobrang sakit daw nang marinig niya ito mismo sa kanyang ama. Ang salitang anak, huwag ka na munang mag-aral dahil wala tayong pera. Ang pangarap daw niya na sana'y maaabot niya ay hindi na mangyayari pa. Pero kailangan niya itong tanggapin at kung anuman ang maging kapalaran niya, maluwag niya itong haharapin. Pero wala kang magawa. Oo. Gustong-gusto mo yung pangarap niya? Oo. Okay. Pero yung ibang mga klase mo mag-aaral ba doon? Oo. So, may darating yung time na naiingit ka? Oo. Kasi nag-aaral sila? Oo. Okay. So, ano na lang gagawin kung halimbawa hindi ka nag-aaral? Mag-uuma na lang. Mag-uuma ka? Oo. Uuma ka na lang? Oo. Magbubukid? Oo. So, sabi niya po, kapag hindi po siya nakapag-aral, hindi, natulog. Kapag hindi po siya nakapag-aral, ang gagawin niya ay mag-uuma na lang. So, sa bukid, magtatanim. Mm-hmm. Pero wala ka namang magagawa dahil hindi talaga kaya ng magulang. Uh-huh. So, darating din yung time na, siyempre 15 years old ka na, na kapag nag-stop ka, possible na makapag-asawa ka. Oo. Uh-huh. Sa tingin mo, mag-aasawa ka ba ng maaga o pipilitin mo pa rin na makapag-aral ka? Pipilitin ko pa rin. Pipilitin mo pa rin? Oo. Okay. Ano yung pinakamahirap na part ng isang estudyante na katulad mo nakatutubo? Yung kapitbahay ko, yung isa yung kapitbahay ko dyan, umalis sila kasi wala na silang pagkain, tapos gusto niya mag-aral. Ah, okay. Okay. Parang sinasabi niya kasi sa, kapag ang isang katutubo nga kasi, sa part dito, kapag wala na silang makain, aalis. Oo. Maghahanap sa ibang lugar kung saan may makakain. Oo. Yan. Kaya usually, ganun po talaga yung mga katutubo na hindi nag-i-stay sa isang lugar. Kaya yung mga bahay nila, ganun lang yung kakayanan nila. Dahil wala silang na-establish o
wala silang naipupundo para or naipupundar sa sarili nila dahil palipat-lipat po sila. Kung saan may pagkain, kung saan kikita ng ilang buwan, doon sila mag-i-stay. Pero pag wala na sila doon, dadayo na naman sila sa ibang lugar para doon makakain, makahanap ng trabaho. So isa rin po yan sa mga natututunan natin. Kaya yun po yung mahirap na parte ng pagiging katutubo. So sa tingin mo, kapag kayo wala nang makain dito, aalis din kayo? Hindi. Bakit? Kasi amin tong lupa. Ayun. Ang maganda sa mga katutubo, kapag mayroon po silang sariling lupa. No? Uh-uh. Pero bilang isang katulad po niya, sa tingin ko nakikita ko dito na pinakamahirap talaga yung pagkain nandyan lang. Kung masipag ka, magtanim, may kamote. Uh-uh. Pero yung edukasyon yung wala. Uh-uh. Okay. Ano yung mensahe mo sa mga kagaya mo na mga katutubo na nag-aaral? Yung wala din kakayanan na makapag-aral? Magtrabaho na lang sa ibang bansa. Trabaho sa ibang bansa? Mm-hmm. So, ibig sabihin, pinapangarap mo na magtrabaho ka sa ibang bansa? Oo, kasi gusto kong mapakain ang tatay ko at nanay ko ng bigas. Simple lang yung gusto mo. Gusto mo silang mapakain? Oo. Masakit ba sa'yo na nakikita mo na ang kinakain mo ganun lang? Mm-mm. Gano'n makamahal ang nanay mo? Sobrang mahal ko sila. Ang tatay? Opo. Ganun din sila. Anong mensahe mo para kay nanay? Gusto ko si nanay maging masipag ako para sa kanya. Mm-hmm. Dahil kapag wala na sila, wala na kaming makakain. Natouch naman ako doon. So pag wala na daw sila, wala na silang makakain. Kay tatay, anong masaya? Gusto ko kang tatay na kahit ganito lang ang buhay namin, masaya pa rin ang pamilya namin kasi sobrang saya kapag nandito silang lahat. Ang galing naman itong bata na ito. So, mahal na mahal mo talaga ang inyong pamilya. Mm-mm. So, kahit hindi ka na nila pag-aralin, hindi ka magagalit. Oo. Naiintindihan mo sila. Mm-mm. Importante ang pamilya. Mm-mm. Galing, no? Mature na siyang mag-isip. Okay. At sana, sa pamamagitan nitong aking programa, may makapanood sa iyo. At matulungan kang maging scholar ng Pugong Biyahero, ha? Mm-mm. Nakakatuwa. Si Jorbilin, tama? Jernaline. Journaling, may pangarap na maging teacher. Nangangamba pa po siya na hindi niya yung matupad dahil sa hirap at layo ng lalakbayin, wala silang pera para makapag-aral. Okay. Sa ngayon, dahil teenager ka na, sa pagkakataong ito ngayon, ano yung gusto mo? Simple lang. Ano? Simple lang. Ano yung simple lang? Mabuhay ng maganda. Yun pa rin po yung nasa pangarap mo. Nangingilid-ngilid yung luha niya. Kasi yun ang gusto niya. Napakaganda ng bata. Muray na ang kanyang kulay. Okay, ganito. Maibibigay akong tulong sa'yo. Napakabata mo pa. Jornaline. Jornaline. Okay. Jornaline. Okay. Ngayon ba may pera ka? Wala. Sinanay. Wala? Mm-hmm. Okay. Kailan lang kayo nagkakapera? Kapag ang tatay ko sasamba sa may pera tapos magtabang siya ng mga taong may pera, dun siya makapera. Mag-assist-assist. Ah, ganun. Dun lang kayo magkapera. Oo. Okay. So, nabubuhay kayo ng wala rin talagang kahit na ano. Oo. Nagkakape pa kayo? Hindi na. Wala? Kasi wala naman. Kung magkakape kami, yung may pera ang papa ko. Pero pag wala? Wala talaga. Rin. Okay. Asin? May asin kayo? Maliit na lang? Oo. Sa school, paano ka pumapasok? Walang baon? Wala. Ano lang dala-dala mo? Kamote.
kamote. Diba, mga kababayan, kung gaano ka-importante yung edukasyon sa kanila, kahit kamote, magbabaon sila. Diba? Mm-hmm. At kaya, yung aral na matututunan natin dito mga kababayan, lalo na sa mga estudyante na nanonood ngayon, kapag kayo binigyan ng pera ng mga magulang ninyo, huwag kayong lustay. I-save ninyo. Kung ang baon ninyo, 50, nakakagastos lang kayo ng 20 o 30, yung 20 pesos, i-save, ilagay sa alkansya. Bakit? Kapag dumating yung time na ang mga magulang nyo ay wala ng kakayanan o minsan nadidelay ang hanap buhay, may iba pang binabayaran, may madudukot ka. No? Lahatan na to, elementary, high school, college, lalo na yung mga nagka-college, huwag kayong mangungupit o mandadaya sa magulang. Sasabihin nyo, may bibiling kayo ibang project, wala naman. Yung pala, gigimik ka lang, punta sa mga mall, punta sa mga kaibigan, party dito, pasyal doon. Isipin nyo, yung mga katulad nila na may pangarap pero kamote lang ang baong, okay na. Diba? Oo. Nakatuwa siya. So, isang estudyante ulit yung ating nakausap na napaka-fluent mag-Tagalog. Palakpakan natin siya. At palagay ko magaling mag-aral itong bata. May honor ka ba? Meron. Oh, may honor. Ano honor mo? Grade 5 and grade 1 to grade 6. May honor ka? Uh-huh. Anong top ka? Top 1. Top 1! Diyos ko mo! Ang galing! Congrats! So, gagraduate siya ngayon ng may honor. Galing mo. Sayang mo. Ako, nananawagan ako sa mga may mabubuting puso na itong sponsor. Alam nyo na. Makapag-aral ka, ha? Okay. So, dahil wala kang pera, gagraduate ka. No? Siyempre, pag-graduate mo, kailangan may bagong damit. May susuot ka na? Yung mga dress lang namin na kahit luma na susuotin pa rin namin. May mga dress daw po sir na kahit luma na susuotin pa. Gusto mo ng bagong dress? Oo. Okay, sige. Ito. Ibili mo ng bagong dress para sa graduation. Okay. May pasok ka pa? Wala na. Wala na? Oo. Okay. Siyempre, pag bumili ka ng dress, kailangan, saan ka bibili? Dito, mayroon? Doon? Meron. O, pamasahin mo. 200. Thank okay. you. Dahil pasok problema nga grade 7. Napakalayo ng school. Pero sana makapag-aral ka. O, madala man doon. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,000 plus 8,000. 1,000 is 8,000. That is galing po kay Tita Berhinya. Maraming salamat po. Nagpadala siya sa atin ng $150. So, ibibigay ko rin ito sa iyo. Okay? 1, 2, 3, 4. Yung 4,000, itago mo para sa pangarap mo. Thank you. Thank you. 1, 2, 3. Yung 3,000, ibigay kay mama at papa para pagkain nyo ng damit or what, o pambili ng pagkain. Pwede ka rin dyan kung nakukulangan ka sa mga kailangan mo, sa mga sanina o damit, yung bili ka para sa'yo, ha? Uh-uh. Ito naman, para kay nanay, no? Uh-uh. Ingatan mo yung pera. Uh-uh. Ano, kung matalino kang bata, 15 anyos na to. Sana matupad mo yung pangarap mo. At huwag kang mag-aasawa. Mm-mm. Ha? Mm-mm. Good job. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. And God bless po sa inyong lahat.